Hi guys! Ito pang Mr. Gummy Republic Channel. Nagbibigay tips, tutorial tungkol sa pagre-repack ng mga gamit hindi, mani, fish crackers, sampalok, dili, sweet beans, at iba pang mga kutkutin. Ang re-repackin natin ngayon, sampalok or tamarind candy. Ang kilo ng tamarind candy ngayong August 2023, 100 pesos presyong Divisoria, Manila. Guys, ang gagamitin nating plastic, 5x7 para sa 20 pesos. Kailangan lang guys, bibilisan natin ang ating pagre-repack dito sa sampalok para maganda tingnan ang sampalok, sariwa, makintab ang plastic. Kailangan lang bibilisan para mas maganda ang ating kailan. Tatanggalan muna ang asukal. Yung ganyan ginagawa ko para hindi kumalat sa plastic ang asukal. Saka natin idadagdag yan pagkatapos natin na ilagay na sa plastic ang sampalok. Guys, kung may mga trabaho man kayo, pwede nyong gawing extra income ang mga pagtitinda ng mga kutkutin. Malaki ang makita nito guys, yung mga kutkutin. Mabibili nyo ito sa mga palengke na malalapit sa inyo kung nasa mga probinsya man kayo. Punta lang kayo sa mga palengke na malaki sa inyong mga lugar. Hanapin nyo yung mga pwesto ng mga nagtitinda ng mga kutkutin. Andun yung lahat yung mga crackers, itong mga sampalok, dili, sweet beans. Andun yung lahat sa mga nagtitinda ng mga kutkutin. Kung andito man kayo sa Metro Manila or malapit kayo sa Divisoria, doon kayo mamili sa Divisoria, mas mura kasi doon ang mga presyo. Andun na rin lahat ang mga sa Santo Cristo Street lang sa Divisoria, andun na lahat ang mga pesto ng mga kutkutin. Ayun na guys, napakasimple lang gawin. Hindi naman ito kalakihan ang mga puhunan nito kasi pwede kang bili lang nito ng mga 1 kilo. Pag nag-umpisa tayo, tag 1 kilo muna ng ating anuhin or kalahating kilo ang bibili natin para masubukan natin kung alin ang mabili sa ating mga lugar. Kung nasa mga bahay man tayo guys na gusto natin magtinda ng mga kutkutin, pwede yung pwesto, huwag niyong lalagyan ng o mga bintana, huwag niyo lang lalagyan ng mga harang, huwag niyong lagyan ng screen kasi mas maganda yung naka-open lang yung kitang-kita ng mga tao sa labas. Yun ang magandang pagtitinda ng mga ganito mabili. Yung nahawakan ng mga customer, sila ang pipitas sa gusto nilang bilhin. Yun ang maganda. Pwede rin pagka gusto nyong display lang sa mga lamesa sa labas ng bahay nyo. Pwede rin. Ilatag nyo lang, lagay nyo sa mga basket. Yeah, mabibili to guys kasi itong mga kutkutin na to. Lalo na itong sampalok. Nako! Gustong-gusto ito ng ating mga kababayan kasi mga kung tawagin natin na mga panghimagas. Ayan guys, kung makagawa ka nito ng marami, sabayan mo ng iba-iba pang mga paninda, mga gummy, crackers, basta maraming mga paninda ang mabibili natin na malalaki ang mga tubo. Eh, diba, simple lang to. Hindi naman to kalakihan ang mga puhunan nito kasi ayun lang, umpisahan natin. Kilo-kilo lang muna. Kung mabili na sa ating lugar, pwede lang dadagdagan na natin. Depende sa mauubos ng ating mga customer. Yun lang.
din kung gagawa kayo ng ano, pang 5 piso. Gagamitin natin plastic 3x4 para sa 5 piso. Ang ginagawa ko guys, dalawang klase lang, 5 peso at saka 20 pesos. Itong ginagawa ko, 20 pesos lang to. Yung plastic niya 5x7, yung makapal kasi sinisil siya or sinisiler. Lang guys, oh, chansahin nyo lang. Itong dalawang kilo guys, ang nagawa ko nito, 18 piraso na balot. Yung dalawang kilo. Times 20 natin. Oh, malaki na rin ang kita. Guys, bago natin i-seller o i-sell, bilangin muna natin kung magkano ating puhunan at saka kung magkano gusto nating kita or tubo para pwede nating bawasan or dagdagan pag bago natin i-sell or i-seller. Ayun guys, oh. Medyo pipigyan nyo lang ang sampalok, dandahan lang sa ganyan para walang hangin siya. Para siyang naka-vacuum, yun, no? Walang hangin yung ano, sampalok. Dandahan lang ang piga. Ano, pwede yung dagdagan, bawasan, depende sa ano. Pag may natira kayo sa pagbabalot or pagre-repack, dagdagan lang bago i-sell or bawasan. Nagmamadali ang ating taga-repack. Pagkatapos, ayan na. Guys, oh, sa mga nagtatrabaho kayo, eh kung may kikita kayo dito, hindi wala nang bawas ang inyong mga sahod. Makalibre na kayo ng pamasahe. O pang merienda, diba? Malaking tulong to sa ano, ating pamilya. O pang-araw-araw nating mga ano, gastusin. Yan lang, oh. May konting puhunan ka lang. Punta ka lang sa mga pamilihan ng mga kutkutin. Yan na. Lalo yung mga gani ngayon, yung mabibili sa mga ano, mga bata hanggang matanda. Yun lang guys, oh. Eh kung may ganito ka, makadagdag ka ng ano, iba pang panila. Guys, ang gagamitin natin yun, oh. Alam rin lang. O oh, yun, oh. Alam rin lang ginagamit ko. Depende yan sa haba yung gusto niya. Tutuhugin mo lang. Yun lang, eh. Sasabit mo lang. Eh kung marami kang magawang ganyan, tulad nito, ng ganito. May mga gamit pa. So, maganda yan, mabili yan. At saka mura pa, 20 pesos lang. Diba? Yan lang, ah. Kayang-kaya ang presyo ng ating mga kababayan. Diba, napakaano lang, simple lang, ah. Hindi nagagasto ng malaki kasi alam rin lang ang pagsasabitan mo. Yun na yun. E di ba maganda na? Oh? Pag nakita natin mga kababayan, bibilhin yan. Kasi masasarap yan. E di ba? Ah guys, nagkapasalamat ako sa lahat ng mga subscriber at nag-subscribe dito sa Mr. Gami Republic Channel. Maraming salamat sa inyo. Nakaabot na tayo ng 200 subscribe or at saka sa lahat ng mga nakapanood nito, kung nagustuhan nyo ang ating mga video, sana subscribe nyo rin para sakaling magtinda kayo ng mga kutkutin, no? Papanoorin nyo at saka gayahin nyo ang ating mga ginagawa sa pagre-repack. Saka kung anong mga ginagamit yung mga plastic. Eh, di ba guys, oh? Eh, kung makagawa tayo niyan, oh, maraming tulong sa ating mga pamilya at lahat tayo kikita. O, di ba? Thank you guys. Bye.